So, andito tayo ngayon sa Terminal 3 and we're going to Japan! Wow! So, yun nga. Pagdating ko guys dito, andito na ako sa tapat ng travel tax. So, nagbayad na kaagad ako ng travel tax para mabilis na lang mamaya. So, 5 a.m. pa lang ngayon. So, marami pa tayong time since 10 a.m. pa naman yung flight natin bound for Japan. And we're flying with Cathay Pacific. So, first time kong magta-try ng Cathay Pacific this time since ang dami kasing problem with other airlines din. So, yun, magta-try tayo. So, mamaya pa naman yung check-in time din. So, maghahanap muna ako ng pwesto dito sa airport para magpahinga. So, pipila na tayo dito sa check-in counter ng Cathay Pacific. So, yun nga guys, katatapos ko lang magpapalit ng pera from peso to yen. And ngayon, papunta na ako sa immigration. So, ito na talaga, sana wala tayong maging problema dito and smooth lang since dala ko naman yung mga kailangan nilang information sa so tara, pila na tayo. Hi guys, so yun nga guys, all set na tayo for Japan kasi nakaligtas na tayo dito sa immigration, nakalagpas na tayo sa immigration and smooth lang naman yung mga naging question ng immigration sa akin. So more on like asan ako nag-work, kung may kasama ba ako mag-travel. Siyempre, solo travel lang ako, sinabi kong ganyan. Tapos, siguro nakita na rin sa system nila na yung last travel ko, tinanong kung kailan yung naging last travel ko. So, sinabi ko lang na nung March 2020 pa, nung ano, sa Malaysia and Singapore. And, yun lang naman. So, hindi naman naging matagal yung process ng immigration sa akin. Siguro dahil meron na din ako mga travel history before pa ng pandemic. So yun. Ayun. So ngayon pupunta tayo ngayon sa airport lounge, yung Marhaba lounge. So since may credit card tayo na may access sa lounge, so i-check natin ngayon yung lounge. So hinahanap ko lang kung saan yung papuntang lounge dito kasi first time ko lang mag-airport lounge ever. So tara, hanapin lang muna natin saglit. Ayan, may nakita ako dito, may signage dito nakalagay, airline lounge. So tingin ko, dito na din yung Marhaba lounge kung saan may access yung credit card natin. So tara, punta tayo dito. Ito na guys yung airline lounge. So kailangan mag-elevator pataas. So, pilitin lang natin ito. So, support level ng airline lounge. Dito na tayo guys sa level 4 ng NAIA Terminal 3. And in the akit na dito, may iba't ibang airport lounge na meron ng Cathay Pacific, may Silver Priest Lounge for Singapore Airlines. And I think nakikita ko na yung ano, yung lounge natin. Hi guys, so andito na tayo sa Marhaba Lounge and chine ko na nasa reception area kung pwede yung credit card natin and allowed siya guys for RCBC credit card. So tara, pasok na tayo guys. Hi guys, so andito na tayo sa loob ng Marhaba Lounge and ito yung area na guys. So ito yung view na rin guys, yung mga airplane. Kaka-open lang nila ng 7 a.m. and sakto lang din yung dating ko dito ng past 7. So magsi 7:30 a.m. pa lang ngayon. And free lahat dito yung food and drink. So
since wala tayong breakfast, dito na tayo magbe-breakfast. So, i-check natin yung menu nila or yung mga available food na ngayon sa taas. Ito na guys yung breakfast ko for today. So lahat of you guys dito sa airport lounge ng Marhaba. Ayun guys, katatapos lang natin dito mag-breakfast sa Marhaba Lounge and nag-stay tayo for 2 hours since maaga tayong dumating. So, kung plan nyo rin mag-airport lounge, so mas okay na mas maaga kayo mag-dumating para mas ma-enjoy nyo yung pag-stay sa airport lounge. So ngayon, papunta na ako sa boarding gate ko sa dito sa international boarding area para doon ako maghihintay. So 9 a.m. na ngayon and then 10 a.m. pa naman yung pinaka boarding time. So mas okay na mas earlier pa rin dumating sa boarding gate para ayun, para hintay ka na lang talaga ng flight since nakapagpahinga naman na tayo dito sa lounge ng 2 hours din. So yun. So enjoy naman yung food and hindi ganun yung kadami yung choices pero okay na din kasi busog talaga. Ang dami kong nakain. May lugaw, tapos may mga Inca na beer, juice. So yun. So yun lang guys. So kita-kits mamaya sa my boarding area. So yun guys, medyo malapit na tayo sa gate natin. So andito tayo sa bandang gate 110. So sa gate 107 tayo nakasal. So mas okay na maagad dumating sa boarding gate nyo para in case na may changes sa gate nyo, mas madali kang makakapaglipat-lipat na lang. So yun. Dito na tayo sa gate number natin and waiting na lang sa flight. So yun guys, ang airline ko pala ngayon is Cathay Pacific. So connecting flight pa siya to Hong Kong and then Hong Kong to Tokyo. Nung nagbubo kasi ako, pinag-compare ko yung iba't ibang airlines and I think itong Cathay Pacific isa sa pinaka-good deal kahit medyo mataas yung price niya since kasama na dito yung meal at saka yung baggage allowance niya. So hindi ko na kailangan mag-avail ng additional fee. And also, kahit connecting flight siya sa Hong Kong, hindi naman ganun katagal since parang an hour lang yung waiting time bago mag-connecting flight from Hong Kong to Tokyo. So ayun yung kinaganda nun sa Cathay Pacific. And okay din kanina yung check-in process ko. Kasi yung pag-check-in process, almost lahat ng counter naka-open. So, mabilis na kapag check-in lahat. And smooth naman so far yung experience ko with Cathay Pacific. Ayan. So, itay lang natin yung boarding time natin. So, ang boarding time natin is around 10 a.m. And then, lilipad tayo mga 10:45 or quarter to 11 a.m. So, ayun guys. So, waiting muna ako dito sa boarding area. So, konti pa lang yung tao dito na kasama ko sa flight. Siguro maya-maya pa ito darating since medyo maaga-aga pang. So, yun guys. Kita-kits sa Hong Kong. So, yun guys. So, sabi ko na yung magkakaroon ng changes eh. So, from gate 107, gate 112 pa lang kami. So, papunta na akong ngayon since malapit na mag-boarding time. So, ito talaga yung kailangan pag ano, kailangan talaga maaga para pag may mga ganitong changes maanuhan natin. So tara na, nakapagod.
boarding time na tayo dito sa flight to Hong Kong. So, engage in play natin, Cathay Pacific. So guys, ito yung economy seat nila dito. So entertainment and window seat na. Ito guys yung entertainment nila. Nakita ang English. Touchscreen din siya. Tapos puti niya lang. So meron dito mga pwede kang manhold, pwede kang mag sound trip lang, may mga for kids and games din. So may map din siya. So isa rin sa pinaka okay dito, pwede natin makita yung flight. So click lang natin itong time to Hong Kong, then view map. So makikita natin yung map kung nasaan na tayo at kung saan tayo lilipat. So zoom out lang natin. So yun, from Manila to yan, to Hong Kong. So yun guys, andito na tayo sa Hong Kong International Airport and yun yung plane namin. So kailangan ko na agad makaalis since may connecting flight na ako to Tokyo. So bilisan na lang natin kasi limited lang yung time. Ang laki ng Hong Kong International Airport. Hindi ko pa din nakita yung gate ko. Medyo maikli lang kasi yung waiting time ko dito. So dapat mahanap ko agad kasi yung next flight agad. So ito yung mahirap pag medyo magkatikit yung connecting flight. So yun, hanapin lang natin. Natanong ko naman na and andito na daw naman banda. Hanapin ko lang yung transfer desk. So yun guys, nandito na tayo sa boarding gate natin. So gate number 36, CX500 310, yung flight ko papuntang Tokyo. So yun guys, nakakapagod. Ang layo ng ano ko, ang layo ng nilakad ko from yung arrival gate namin from Manila to Hong Kong. Tapos dito sa ano, transfer gate ng ano, papuntang Tokyo. Sobrang layo, parang dulo-dulo na yung nilakad ko sa sobrang layo. Pero yun naman, at least nandito naman ako ngayon. And ito yung boarding gate. So waiting na lang sa flight. Yes, please. Boarding time na guys. So ito yung flight natin, CX500 going to Narita. And let's go guys, boarding time. So approximately it will take around 4 hours yung biyahe from Hong Kong to Tokyo. So ito guys, malapit na tayo sa airplane. So excited na ako guys. Sobrang init pala dito guys. Parang ano din, parang Pinas din yung init. So chineko kanina yung weather, parang around 30 degrees
Celsius mahigit since ano ngayon eh, medyo tanghali-tanghali pa. So ito yung plane natin guys. First time kumakasakay sa ganitong klase ng airplane kasi parang tatlo-tatlo siya sa isang row. So parang ganun yung setup na. So tara na guys. Dito na tayo guys. So guys, ito. So ganito yung mga business class dito sa Cathay Pacific. Pero syempre, hindi tayo dito uupo. Doon tayo sa ano, mga economy Hello, lang. Everyone. So hanapin lang natin yung seat natin. So 65. Row 65 tayo guys. So bandang likod ulit to. Sa likod ng wing na. Okay, so ito guys yung seat natin. 65K. So window seat ulit tayo guys. And almost same siya ng seat ko kanina. From Manila to Hong Kong. So may entertainment din siya. Tapos ang ganda rin ng seat niya guys. Okay naman yung leg room since di naman tayo masyado matangkat. Sorry. So yun guys, andito na ako sa loob ng plane. And andito na ako sa upuan ko. Sa seat ko sa 65K and window seat ulit siya. And ito guys, ganito yung size na. So tatlong seat sa isang corner or lane. Ganun siya kalawang guys. So ang ganda kanina dun yung ano, ng business class. So next time business class naman tayo pag kaya na, di ba? Kaya dapat. So ito guys, so may pa-entertainment ulit. Mamaya-try na natin ito. So going to Narita, Tokyo na to. So yun guys, so ayun, sobrang excited lang ako kasi ano na to yun. First time ko lang to na makakapunta ng Japan. And ayun, sana makasama yung weather kasi nung chinek ko yung weather forecast kahapon, medyo magiging maulan nga this week daw. Pero sana naman hindi siya yung good day na parang hindi na ako makapag-tour din. So ayun, so DIY lang din naman ako. So pag-avail lang ako ng pass sa club for Disneyland and Shibuya Sky. Guys, kakabigay lang ng crew, cabin crew. Ito, ano sila? Ito, pag ganito sila. Siguro mamaya-maya malamig. At mahaba din kasi yung flight. So mga 4 hours din yung flight natin papuntang Tokyo. So siguro mamaya medyo malalamigin tayo. So mag-provide sila ng pakumot natin mamaya para masarap yung biyahe natin, yung tulog natin along the way. Ayun guys. So sana wala akong katabi ulit para ano, para ma-maximize king space. So far wala pa naman. And laki din kasi ng plane pero tingin ko hindi naman siya ganun yung mapupuno today. Kasi based sa waiting kanina sa labas, hindi naman ganun din kadami. So yun. Check na lang natin mamaya. Guys, so dumating na yung food natin. So ito siya guys. So meron tayong I think chicken ulit to. Yan, chicken. Tapos meron tayong bread. Tapos meron tayong I think parang chocolate to, ice cream, something like that. And then ito isa. Eh, hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi ko lang sure. Tapos, may coke and water din tayo. So, kain na tayo guys. Update din pala guys. Nakalimutan ko sabihin. Wala rin pala akong katabi. So solo ko tong ano na to, row na to. So mas paano gumalaw, mas ma-okay gumalaw kasi wala kang masyadong isipin na baka may mabagga ka ganyan. So ang comfy din talaga ng ganito. Yan guys, ang informative din pinapakita din kung ilang feet tsaka ilang knots yung flight na to. So nasa 41 feet na tayo or 12,000 meters above. Hi guys, so andito na tayo sa Narita Airport.
So ngayon, papunta na ako sa dito, I think immigration muna bago kunin yung luggage. So ayun. So smooth naman yung flight and wala rin turbulence. Okay naman yung ano, yung service pa din. So, highly recommended talaga ang Cathay Pacific for your flight to any destination, of course. So yun. Ayun guys, katatapos ko lang sa immigration. So basically pinakita ko lang yung QR code for immigration. So mas okay na mag-fill out kayo online then ipoprovide lang yung QR para i-scan na lang kesa mag-aano pa kayo, mag-fill out kayo ng manual form. So mas easier 'yon. So dapat before your travel makapag-fill out na kayo ng form. So yun. Welcome to Tokyo! So, ayan, labas na tayo guys. Yun guys, sobrang ganda ng airport nila dito and sobrang aesthetic. So, tingnan nyo naman yan guys. So, okay. Alright, so ang gagawin natin ngayon, maghahanap tayo ng sasakyan papunta sa Shinjuku or Shin-Okubo since doon tayo naka-check-in today hanggang makauwi tayo. Teka lang. So I think kailangan ko muna ng Suica card para makapag-ano ako. Makabili ako ng mga ticket din. So i-check ko muna dito guys. So yun nga guys, bumaba tayo dito sa ground. Kasi andi dito yung mga train station. So ang gagawin natin today is bibili muna tayo ng ticket or Skyliner na train papunta sa Tokyo mismo and then from there mag-JR na tayo para makapunta tayo sa Shin-Okubo Station kung saan malapit yung accommodation natin. So hanapin na natin. So ito guys, paglabas nyo dito banda sa malapit sa train station, nakikita nyo yung mga ano. Ang kinaganda dito guys, ang daming signage. So hindi ka na masyado magtatanong. Kung may tatanong ka man yung mga hindi mo na talaga mag-gets. So, pero so far andito naman lahat ng mga information. So ayan, ticket. So ako maghahanap muna ako ng ano. Ay, kukuha muna ako ng Suica card. Bibili muna ako para nagagamitin tayo for this whole trip. Ayun guys, mag-a-avail tayo ng Suica card. So, pindutin natin itong English. Accept adult card. Please select the desired charge amount. Okay, I think 1K na lang muna. Please insert money for the credit card. Wait, bill. So, dito ko lang yung bill. Now under process. Yung guys, nagpa-process pa. Thank you. Please take everything with you. Welcome, Suica card. Ito yung receipt. Tara. So ngayon naman guys, tapos na tayo dito, makakuha ng Suica card. So ang bibili naman natin ngayon yung Skyliner Airport Express. So tara dito tayo. And you can use Suica from here, you don't need to rise again. What time for this one? 37. You can use Suica. I can use Suica for this one? Yeah. Oh. If not Skyliner, you can use Suica. So regular. Normal train, you can scan, pass more and use the train number 3. Don't need to buy it again. I don't need to buy. Yes. But the balance is just 1,000 yen. You can charge the machine. Alright. If you charge the machine and you use the card, it's cheaper more than this one. It's much cheaper if I use card. Yes. What train station are you going to ride for this one? Number 3. Number 3? Yes. Okay.
37 minutes and platform number 3. Alright. So I will just use the top topper. Yes. Alright, thank you, thank you. So yun guys, so pwede palang hindi ako mag-avail ng Skyliner Airport Express by sa may Suica card ako. So kailangan ko lang siyang loadan ngayon para may balance siya panggamit dun sa ano sa train. So dito na tayo. Suica, Suica card, Suica card. So yun guys, nandito na tayo sa Nipori Station. So from Narita Terminal 2 na KC Line tayo, from KS40 to KS02. Yung KS02, ito na yung Nipori Line. So dito na tayo magka-transfer sa Yamanote Line. So I think ito na yun. Kalang sana hindi ko lang yung spin up ko. Teka lang. Tara. Insufficient na tayo. Insufficient. How much? So yun guys, napaload pa tayo. Insufficient balance pa pala tayo. 1,000 yan lang yung napaload ko. So tap na ulit tayo. So current balance natin 958 na lang. So hanapin natin yung Yamanote Line dito. So dito tayo guys sa platform 11, kung makikita natin for Chinruko. So dito tayo sa area na ito pupunta since din malapit ang accommodation natin. And ayun guys, yung escalator etiquette talaga nila na susunod. Oh. So ito na guys. Update lang guys, sa kababa na tayo dito sa Shin-Okubo Station. So ito na yung exit. So lalakarin na lang natin papuntang accommodation ko sa The Global Hotel Tokyo. Type lang natin. E-tap lang natin. So may 780 yen pa tayo para sa ano. May fare pa tayo nung ano. So andito na tayo guys. Weather sakto lang, medyo malamig lang ng konti. So andito tayo sa Shin-Okubo Station. So i-google map ko lang yung location, ng exact location ng The Global Hotel. So tara. Ando, ang ganda dito guys. Sakto. Gusto ko yung ganitong lamig lang para pag habang gumagala, hindi mainit, hindi mapapawisan. Saktuhan natin. Kasi search ko lang muna. So ito guys, sa Google Map ko na. So ito na lang siya. Walking distance na lang siya papuntang The Global Hotel Tokyo. So lalakarin ko lang siya ng konti. So tara na. Guys, nakita ko na kaagad yung accommodation ko dito malapit sa Shin-Okubo Station. Ito na guys yung The Global Tokyo. So dito lang sa labas may mga ganito na agad yung there yan. So ito na guys yung accommodation.
yun guys, nakapag-check-in ako and naiwan ko na rin yung mga gamit ko din, yung bag ko at saka yung luggage ko. So ngayon, naghahanap ako ng kahit mga parang kumbini lang para makakain pa muna tayo bago matulog. Kasi late na rin kasi dito sa Japan, ano na, quarter to 12 na. So most of the establishment is closed na talaga. So mag-check lang ako dito ng mga nearby na mga kumbini or convenience store kung may pwede tayong mabili bago tayo matulog, di ba? Para may laman yung tiyan natin. Kasi ako hindi talaga nakakatulog pag paggutom or late na rin kasi ako nakarating dito sa hotel ko kasi medyo malayo pala talaga yung from Narita Airport going to dito sa Shin-Okubu. So hanap lang tayo ng convenience store. Ang kinaganda dito guys sa hotel ko guys, ito lang, malapit lang yung train station. So Yamanote line yan guys, itong line na to. Andito na tayo guys sa 7-Eleven and naghahanap ako ng pwede nating mabili for dinner. Late na rin kasi wala nang mabilang sa iba. So ito guys, ito yung nire-recommend ni ni JM sa vlog niya kasi masarap daw talaga to. Para daw siyang Yakult daw. Tsaka ang laki din ng packaging niya. Mukhang madami talaga yung laman. So try din natin to. So ito guys yung pinamili ko, 439 yen. Except nito guys, para siyang Yakult talaga. Halos same lang ng lasa. Parang ganito lang din yata yung sa atin eh. Thank you.